showbiz fanatics, viral video na kumakalat ngayon sa social media kung saan pinaghihinalaang si Daniel Padilla at Catherine Bernardo na nag-iiyakan at nagyayakapan. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga dahil updates po tayo patungkol dito kay Catherine Bernardo kung saan ito na po yata yung pinakamapangahas na commercials na ginawa po ni Miss Catherine. Dahil sabi dito, intayin daw natin yung Feb 27, 2024 kung saan ilalabas niya yung official na commercial or endorsement niya sa KFC. At nakita po ng lahat na kakaibang Catherine Bernardo nga ang naipakita no, dito po sa nasabing commercial. Sabi po ng ilan na tila baga parang mapangahas ang isang Catherine sa kanya pong ipinakita bilang endorsement or endorser ng nasabing KFC. Pero aside from that, updates po natin kay Daniel Padilla, nananatili pa rin si Daniel na nakabakasyon dahil wala pa pong tayong nababalitaan na parang meron na po siyang ginagawang projects, no? And patuloy pa rin po no na mas dumadami pa at mas marami pa rin pong nagtitiwala ng mga brand dito kay Mr. Daniel Padilla pagkatapos ng hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Pero ito na nga no, dahil meron pong isang balita, headlines po ito na isinulat po ng Daily Tribune. Ang kanya pong title is Daniel, now persona non grata to Catherine. So it was written by Danny Babas. Yan dito, ngayon lang po siya isinulat ng February 2024. Sabi niya, would ABS-CBN delay Daniel's Padilla's contract renewal until such time the public has more or less forgotten his ex-girlfriend Catherine. Catherine Bernardo veiled denunciation of him in the authorized interview she gave to ABS-CBN MJ's Felipe right after she signed her new contract on Feb 1st. So parang sinasabi po nito na dinelay ng ABS-CBN ang pagpirma ng kontrata ni Mr. Daniel Padilla for them for us to forget or forget kung ano man po yung nangyari o naman po yung parang nagpapapangit ng image nitong si Mr. Daniel Padilla. Bernardo practically sounded like Liza Soberano a few years back when a PhilAm actor decided not to renew her contract with ABS-CBN and eventually signed up to be managed by fellow actor James Reid, who himself quit Viva Artist Agency and proceeded to manage his own career. Like Soberano, Bernardo recently ruined about her not having any say about her career, which for a long time was gloriously stuck with Padilla. After all, real love team that becomes real, what is typically produced as superstar in the Philippines movies and television. This time around, Bernardo will have say no who she will be team up with. No, wala pa pong sinasabi kung sino ba talaga yung napili na nitong si Miss Catherine. Pero as of now, ang malinaw lang ay hindi po si Daniel ang kanyang pinili. Pero ito na nga, no, dahil meron po kasi mga viral photos sa nagkalat ngayon sa social media. Tapos, yung viral photos and videos na ito na ipinost at nag-produce na ng maraming share sa Facebook. At sa video na ipinalabas po or parang inilabas, e tila baga sinasabi ng caption na sabi niya ganun, si Daniel Padilla ba tong umiiyak kay Catherine? So it was posted by Celnabs yesterday at 10:53 a.m. na nag-circulate po yan sa buong social media platform. Nakarating na ng Instagram, Twitter na pinag-usapan ng mga Catniel fans. Pero para po to give it clear, no, ito po yung pinaka video. Ayan. So sa video po na napapanood po ninyo is parang nasa isang lugar po sila. Tapos niyakap ng lalaki yung babae habang siya ay nakaupo. Tapos pinaghihinalaan nga na si Mr. Daniel Padilla daw yan na habang umiiyak at nagsosorry kay Catherine. So gano'n naman talaga sa social media, talagang gagawa sila ng storya. Diba? Para po talaga mapag-usapan, para i-share.
at para kumita na para sa views. Pero alam niyo po ba na habang pinapanood ko po ito ay hindi rin ako nakapaniwala dahil alam ko si Daniel po ay nasa bakasyon. So malayo po mangyari ito. Kaya nung binasa ko po sa comment section, nakita ko po yung isang comment, sabi ni Gabsy. At talaga napaniwalaan ko at pinaghambing ko yung mga videos ni Donnie. Sabi niya, si Donnie yan, niyakap yung kapatid niya kasi umiiyak after mapanood mo movie nila ni Bel Jusco, sabi niya. Sabi naman ni Beauty de Guzman, wala naman si DJ sa bansa, di ba nag-travel siya? Yun. So yun po yung mga justifications dun po sa comment section. Kaya naman na ibinigay natin sa inyo yung pinaka-latest and yung pinaka talagang para ma-clear na kasi ang dami nagtatanong, ang dami nagdi-DM at nagpi-PM patungkol sa bagay na ito. And according dun sa investigation natin, it's not Catherine and Daniel, but it's Donnie at yung ang kanyang kapatid. So dapat po clear po tayo dyan. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol dun sa ating last update na naihatid natin sa inyo. At kung saan kinumpara nga ng publiko itong si Catherine at si Andrea Brillantes. Unahin natin ang komento mula kay si Yesomok. Hindi bagay kay Kat ang sobrang payat. Sana magpataba na siya ulit. Sabi naman ni Miss Merly Jagorin, no comment. Ayan. So ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, no? At isa lang po yung kanyang, ang dami nga pong, pero sa nakikita ko naman ngayon, medyo nagre-recover na po si Katrina, no? Hindi katulad na talagang after the breakup po nila, doon na natin na-realize na kaya pala sobrang payat ni Catherine kasi may pinagdadaanan siya during that time. Pero this time, eh medyo nagre-recover na po yung kanyang katawan. And sabi ni Alexander Parohinog, Kat din kami, kaya sana manahimik na mga fans si Daniel kasi ayaw na nga ni Catherine makipagbalikan kay Daniel. Kaya sa tanggapin na ng fans ni Daniel ang katotohanan na hiwalay na sila. Yun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Let's respect to that, ano? Kung talagang gusto ng tao na ang maging collab team talaga ni Catherine is si Alden Richards, wala tayong magagawa. Pero syempre, ang ABS-CBN at ang GMA Network po ang kanilang magiging decision factor diyan kasi directly po kasi sila na nakapirma ng kontrata. Sabi naman ni Rosa, di po makikipagkompetensya si Miss Kat kahit kanino. Remember, please spare Miss Kat, nananahimik po siya. Whatever she have right now, she's responsible for it. Move on na po tayo. Huwag drag yung name ni Miss Kat kapag pinag-uusapan si X at si Andres Bonifacio at peace na po si Miss Kat. God bless Kat. Ayan. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Dahil syempre hindi naman po talaga maiiwasan na mabanggit itong si Daniel Padilla while we are talking about Catherine. Kasi alam naman natin na talagang parte po sila ng karera ng bawat isa at for how many years naging part po sila ng history na yan. Sabi ni Rasonye Mariolaga, is this Andrea has who imitates what Kat does, even the way she dresses. Kat doesn't mess with this idiot. Kat focuses on her work. Sabi naman ng isang user, oo nga, solid Catherine kami. Ayan. So, ito naman po yung kanila mga komento at reaction patungkol sa sinasabi nga nitong si Miss Mariolga, yan, ang hirap ng pangalan niya, na parang feeling ng ilan, eh ginagaya nga nitong si Andrea. Pero para sa akin, may sarili-sarili po silang identity at wala, may sarili rin po silang mga tagadamit sa kanila. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Daredz TV. And also, I have my TikTok account which is Daredz TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!